Tigilan mong pakikipagrelasyon mo sa babaeng yan, Drake. Hindi siya nararapat sa'yo. Saka ano na lamang ang sasabihin ng mga kaibigan namin ng daddy mo sa mga kakilala at kasosyo namin na ang nag-iisa naming anak ay umiibig sa isang ampas lupa, isang tindera ng isda sa palengke? Oo, nandun na tayo, maganda siya. Pero paano mo ipagmamalaki sa ating angka ng babaeng yon? Singlansa ng tinda niyang isda ang pagkatao niya. Anak siya ng isang desgrasyadang babae. Ni hindi siya nakapagtapos ng high school. Kaya kung ayaw mong maging miserable ang buhay ng babaeng yon, iwanan mo siya. Maraming babae, Drake. Mas bagay pa rin sa'yo ang anak ng amiga ko. Dinig kong saad ng mga magulang ni Drake. Yon ang narinig kong wika ng matapobring magulang ni Drake. Pagbabalik tanaw ni Sharina sa nakaraan niya. At kahit matagal na yon, 6 years ago na, ay sariwa pa rin sa kanya ang lahat. Lahat ng masasakit na salitang narinig ni Sharina sa magulang ni Drake. Ang lalaking pinakamamahal niya, at kahit hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ang lalaki. Yun nga lang ay hindi niya sigurado kung may asawa na ba ito ngayon o kung ano nang nangyari sa buhay nito sa loob ng 6 na taon. Sa hindi sinasadyang pagkakataon ay narinig niya ang usapang yon. At ng araw na yon ay umalis siya sa lugar nila para magtrabaho at makapagtapos ng pag-aaral. Patay na kasi ang mama niya, kaya siya na lamang ang bumubuhay sa sarili niya. Ma'am Sharina, may meeting ho kayo mamayang 2 p.m. Napatingin si Sharina sa sekretary niyang si Marinel. Okay Marinel, meron pa ba? Tanong niya sa sekretarya. Wala na po ma'am. Pero bukas po, may meeting po kayo kay Mr. Santibanez. He wants to meet you na po para sa business proposal nila para sa kumpanya ninyo. Ngiting saad ng sekretary niya. Santibanez? Gulat na tanong ni Sharina sa sekretary niya. Yes po, wika nito sa dalaga. Marami naman sigurong Santibanez sa buong Pilipinas eh. Hindi naman yata si Drake yun. Bulong na wika ng dalaga sa sarili niya. Sige na Marinel, bumalik ka na. Am I disturbing you, sweetie? Sabay kaming napatingin ni Marinel sa taong pumasok sa opisina. Ang seryosong mukha ng dalaga ay napalitan ng saya nang makita ang lalaking bumuo sa kanya, ang daddy niya. Pag alis niya kasi ng lugar nila ay nagtrabaho siya sa isang restaurant bilang isang dishwasher. Hindi pala alam ng dalaga na matagal na siyang pinapahanap ng ama niya. At nang matagpuan siya nito ay dinala siya sa Australia para doon mag-aral. Hanggang siya na ang nagdala ng kumpanya nila sa labas man o sa bansa. Dad, what a surprise! Kailan pa ho kayo nakauwi? Masayang wika ng dalaga sa ama. Saka siya napatayo at humalik sa pisngi ng matanda at niyakap niya rin ito. Marinel, go back to your work. Okay na ako dito. Biglang saad ni Sharina sa sekretarya. Magalang naman na nagpaalam ang sekretarya niya sa kanila mag-ama. Actually, iha, kararating ko lang. Agad akong sumugo dito para isurpresa ka. Masayang saad ng ama ni Sharina sa kanya. Ah, talagang nasurpresa ako, Daddy. Kaya lang may meeting ako ngayon eh. Pwede bang sa bahay na lamang tayo magkita, Dad? Wika ni Sharina sa ama. Sure, anak. Basta umuwi ka na maaga, ha? Magpapahanda ako ng dinner nating dalawa. Ingat ka sa lakad mo. Wika ng kanyang ama kay Sharina. Opo, Daddy. Ako pa ba? So how was your vacation? Tanong ng dalaga sa ama. So far, okay naman. Wala naman akong haalalahanin sa negosyo natin. Dahil alam ko namang nandiyan ka. Saad naman ang matanda sa dalaga. Yes naman po. At dahil yun sa inyo, sa tulong nyo sa akin, Dad. Kayo ho ang nagsanay sa akin upang magaling na mamahala ng negosyong ito. Nakangiting wika ng dalaga. O siya, sige na anak, huwag na tayo magpulahan pa. Dahil alam mo namang proud ako sa'yo. Ngiting saad naman ang matanda sa dalaga. Nang magpaalam ang daddy ni Sharina
ay masaya niyang tinapos ang trabaho niya. Pagkasapit ng 2 p.m. ay nandun na ang kamiting niya na si Mrs. Ho. "Good afternoon, ma'am. Have a seat." Wika ng dalaga sa babaeng kamiting niya this afternoon. "Thank you, Miss Cuevas." Ngiting saad naman ang babae sa dalaga. Ganadong diniskas ng dalaga ang kanilang mga produkto sa loob at labas ng bansa, ang shoes at bags. Nang maisara niya ang deal kay Mrs. Ho, ay masaya siyang umuwi sa kanyang bahay sa May Green Hills. Siyempre, may bago na naman siyang ibabalita sa ama. Dahil na-close niya lang naman ang business proposal niya sa kamiting niya. Pagka-park pa lang niya sa loob ng garage nila, ay agad siyang sinalubong ng isa sa mga ka-close nitong kasambahay. Hindi ma'am o senyorita ang tawag nito sa kanya, kundi siya rin na lamang. Dahil kaidaran niya lang naman ang katulong. Katulad niya ay mahirap din ang pinagdaanan ng babae bago niya ito kinuha bilang kasambahay. Pinaaral niya ito. At sa katunayan ay malapit na rin itong graduate sa kusong Business Administration. "Sharina, buti dumating ka na. Halika na. Ginabi ka pa yata eh." Wika ng kasambahay sa kanya. "Natagalan kasi ang meeting eh. Saka okay na ako no? Nakauwi na nga ako oh." Wika niya sa dalagang kasambahay. "Oo nga, nakauwi ka na. Pero kanina ka pa inaantay ng daddy mo no? Kulang na nga lang sunduin ka niya." Natatawang wika ng dalaga kay Sharina. "O siya, sige na. Pakiakit na lamang tong bago sa kwarto ko, Maricho. Salamat." "Okay, sige." Wika naman ito sa kanya. Sa kanya ito tinalikuran. At dumiretso na kaagad siya sa dining kung saan naghihintay ang daddy niya. "Hi, Dad! Good evening!" Bati niya sa ama, saka siya humalik sa pisngin nito. "Hi, sweetie! Take a seat! Kumain na tayo!" Saad ng daddy niya sa dalaga. Pagkaupo niya pa lang ay tinanong kaagad siya nito tungkol sa kamiting niya. At syempre, sabik siyang ibalita dito na na-close niya ang deal. "I'm so proud of you, Iha. Mana ka talaga sa akin." Ngiting saad nito sa kanya. Nang matapos ang dinner nilang mag-ama, ay nagpaalam siya sa ama para umakyat sa silid niya upang makapagpahinga. Kinabukasan ay maaga pa lang dumiretso na si Sharina sa meeting place nila ng taong kamiting niya ngayon, si Mr. Santibanez. Halatang nagulat ang lalaki nang makita ang mukha ni Sharina. "Sharina, is that you?" tanong ng lalaki sa kanya. "Yes, Drake, ako nga ito." Formal na saad naman ng dalaga. "Sharina, I'm happy to see you. Akala ko nasan ka na eh. Bigla ka kasing nawala 6 years ago. "Please, Mr. Santibanez, hindi ito ang pinunta ko dito. Pumunta ako dito para sa business, hindi sa kung ano paman." Formal na wika ng babae sa lalaki. At aaminin ni Sharina na hanggang ngayon ay mahal niya pa rin ang lalaking ito. Pero kaya niyang ikubli yun para hindi na masaktan. "I'm sorry, Miss Cuevas." Pagkadakay pumormal na din ito. Nang ma-explain ng dalagang business nila kay Drake Santibanez, ay tinanong niya ito kung interesado ba ito sa kanilang product. Ngunit nakatingin lamang ito sa kanya na para bang pinag-aaralan ang bawat pagbuka ng labi niya. "Mr. Santibanez, are you with me?" Naiiritang tanong ng dalaga sa lalaki. "I'm sorry, Miss Cuevas. Sige, bukas darating ako sa company niyo para pumirma sa deal natin." Wika ng lalaki kay Sharina. "Okay, Mr. Santibanez. Anyway, may kailangan ka pa bang itanong about sa product namin?" Tanong ng dalaga sa taong kaharap niya. "Wala na. Pero may gusto sana akong itanong tungkol sa 6 na taong nawalak." "Stop this nonsense, Mr. Santibanez. Wala na tayong dapat pang pag-usapan about sa nakaraan. Dahil tama ang mga taong nakapaligid sa atin. Hindi tayo bagay para sa isa't isa. Na masyado lang akong ambisyosa para abutin ang hindi dapat abutin." Formal na saad ng dalaga sa lalaking kaharap niya. "So kung wala ka nang itatanong, may iwan na kita.
Bukas hihintayin kita para sa deal na to. Saka tumayo na ang dalaga at walang lingon-lingon na iniwan ang lalaking hindi pa rin nakahuma sa kabiglaan. Napag-alaman ni Drake na nag-aral ng business ad si Sharina at ang mas ikinagulat ng lalaki dahil may tumulong daw sa dating kasintahan na isang matandang lalaki. So ibig sabihin, kaya nawala ang dalaga noon dahil sumama ito sa ibang lalaki at sa isang matanda pa. Bumangon ang galit niya sa dalagang nang iwan sa kanya 6 years ago. Papunta na siya sa kumpanya kung saan pipirma siya ng deal na napag-usapan nila ni Sharina kahapon. Ganun pa rin ito. Maganda at hindi lang basta maganda, kundi mas lalo pa itong gumanda. Hindi niya lang inaakala na magkikita silang muli ng dating kasintahan. Pero bakit iba na ang apelyedo na dala ni Sharina? Bakit Cuevas? So ibig bang sabihin nito ay kasal na si Sharina sa matandang yon? Kausap ni Drake sa kasalukuyan ang sekretarya ni Sharina. Hello miss, I'm looking for Sharina Cuevas. Andito ba siya sa office niya? Tanong ng binata sa sekretarya ni Sharina. Ah yes po, kausap niya lang po saglit si Mr. Cuevas. Mr. Cuevas? Napalakas ang boses ng binata dahil sa pagkabigla. Yes po sir, actually po kausap niya ang daddy niya. Daddy? Pautal ngunit nagulat na tanong ng binata. Opo sir. Okay iha, bye na ha. I just came here lang naman para tingnan kung okay ka lang. Sabay na napatingin si Drake at ang sekretarya nang lumabas ang matandang Mr. Cuevas. Sir, good evening po. I'm looking for Miss Cuevas. Ako po pala si Drake Santibanez. Ako po kasi ang naka-close deal ni Miss Cuevas yesterday. Magalang na wika ng binata sa ama ni Sharina. Yes. Pasok ka na. Nasa loob ang anak ko, Mr. Santibanez. Pleased to meet you. Saad ng matanda sa binata, saka nagkamay silang dalawa. Nang pumasok na siya sa loob ng opisina ng dalaga, ay nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Good morning, Miss Cuevas. I'm sorry na hindi ako kumatok. Kasi nakita ko din kasing nakaawang ang pinto ng office mo, kaya tumuloy na ako. Take a seat, Mr. Santibanez, para mabasa mo na ang dapat mong pirmahan. Akala ko ba wala ka ng ama? Bakit ngayon ko lang nalaman na may ama ka pa pala? Napatingin si Sharina sa lalaking kaharap. Napahugot siya ng malalim na hininga. Saka sinagot ang tanong ng lalaki. Yes, yun din ang alam ko. Pero nagulat ako nang pinapahanap pala ako ng ama ko para kuhain. Kasi nung nabubuhay pa ang mama ko, ipinagkait niya ang karapatan niya sa tatay ko. Hindi ko inalam kung anong nangyari sa kanilang dalawa ng daddy ko eh. Pero gayunpaman, nagpapasalamat ako dahil hinanap ako nito. Pinag-aral niya ako hanggang sa makapagtapos ako. At alam mo ba kung bakit ako nagsika para makapagtapos? Dahil ayokong niyuyurakan ang pagkatao ko. Katulad ng ginawa ng parents mo sa akin. Alam kong tutulang magulang mo sa pakikipagrelasyon mo sa akin. Ano lang ba ako nun, diba? Isa lang naman akong tindera ng isda. Na singlansa ng isda ang pagkatao ko. Katulad ng sinabi ng mommy mo. Nakita ni Sharina na natigilan ang lalaki sa sinabi niya. Siguro alam ng mga ito na narinig niya ang lahat ng sinabi ng mommy nito sa kanya. Sharina, I didn't know na alam mo na pala. Pero kahit anong pa man ang sinabi nila tungkol sa'yo, stop it, Drake. Tapos na yun. Huwag mo nang balikan pa. Mahinahon, ngunit may diing wika ng dalaga kay Drake. Pero yung, please, hindi na tong tamang panahon para pag-usapan yon. Remember, may importante kang sadya rito, di ba? Saad ng dalaga sa lalaki. Nakita naman ni Sharina na tumahimik ang lalaki. Kaya pinapirma niya na ito at pagkatapos pumirma ni Drake ay umalis na siya sa gusaling yun. Gusto niya pa sanang tanungin si Sharina tungkol sa mga nakaraan nila.
Pero parang ayaw na nitong pag-usapan pa ang nangyari noon. At dahil malimit silang magkasama ng dalaga, ay hindi maiwasang manumbalik ang pagmamahal niya sa dalaga. Sa totoo lang, ay hindi kailanman napalitan si Sharina sa puso ng binata. Hanggang isang araw, kinausap siya ng mga parents niya at tanungin kung ano ang nangyari sa business proposal niya sa Cuevas Company. Pero sinabi ko sa mga ito na okay na ang deal na yun. Lumipas ang 4 na buwan ay nagpa siya si Drake na ligawan ulit si Sharina at sana tanggapin siyang muli ng dating kasintahan. Bitbit niya ang fresh tulips flower nang kumatok siya sa pinto ng office ng dalaga. Gusto niyang ayain itong kumain sa labas after ng office hours. At dahil kilala na siya ng sekretarya ng dalaga, ay agad siyang pinayagan nitong katukin ang amo nito. Narinig niya ang pagsagot ng dalaga sa loob ng office nito. "Come in!" saad nito. Agad namang pumasok si Drake sa loob at nakita niya kaagad ang pagkunot ng noo ng dalaga. Flowers for you, Sarina." Wika ng binata sa dalagang nagtataka. "Para saan ito?" Sa halip na magpasalamat, ay tinanong siya ng dalaga. "Para sa'yo. Saka gusto sana kitang yayain na lumabas mamaya, Sharina. Kung papayag ka." Wika ni Drake sa dalaga. "Alam mong busy ako sa trabaho, Drake." Wika naman ng dalaga. "But I'm willing to wait. Basta mamaya pagka-out mo, kakain tayo sa labas. Please, Sharina. Kahit ngayon lang. Pagbigyan mo naman ako." Nakikiusap na saad ng binata sa dalagang kaharap. "Okay, sige. Sabihin mo na lamang kung saan. Ako na lang ang pupunta doon. Huwag mo na akong sunduin. Dahil may kotse naman ako." Saad ni Sharina sa binata. "Thank you. Sige na, mauna na ako." Ngiting saad ni Drake sa dalaga. Hanggang sa makalabas na siya ng opisina ng dalaga, ay hindi pa rin mapuknat ang ngiti sa mga labi ng binata. Past 7 p.m. na nang makarating si Sharina sa Japanese restaurant kung saan sila magdi-dinner ni Drake. Sinabi na lamang niya sa daddy niya na hindi siya makakasabay sa dinner nito dahil may lakad siya. Okay lang naman sa ama niya ang dahilan niya dahil hindi naman ito mausisa. Pagpasok pa lang ng dalaga sa loob ay nagtaka na siya kung bakit walang ibang tao sa loob ng restaurant na yon kung hindi si Drake at 2 waiter na katabi nito. Napataas ng kilay ang dalaga habang nakatingin sa paligid. Hindi siya makapaniwalang gagawin ni Drake ang maging romantic ang dinner nila. Nang makalapit ako sa mga ito ay inanyayahan ako ng binata na umupo. Umorder kaagad kami ng pagkain. Nang umalis ng 2 waiter sa katabi nito, ay agad na nagtanong ang dalaga sa binata. "What about this?" Tanong ng dalaga sa binatang nakatitig lang sa kanya. "Dinner date with you. Masama ba yun?" Balik tanong ng binata sa dalagang nagtataka. "Date? Alam mo, Drake, hindi mo na sana sinayang ang panahon mo sa akin. Paano na lang kaya kung malaman ng parents mo na nakikipag-date ka na naman sa isang ampastupa at singlansa ng isda ang pagkatao?" Wika ni Sharina sa binata. "Sharina, gusto kong pakinggan mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Kung narinig mo man ang sinabi ng mami ko tungkol sa iyo, wala akong pakialam. Mahal kita. Kahit pa ikaw na ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Kahit anong pangyuyura kang ginawa nila sa'yo, hindi pa rin ako tumigil na mahalin ka. Pinuntahan kita kung saan ka nakatira noon, pero wala ka na doon. Iniwan mo ko. Pero kahit anong galit ang nadarama ko sa'yo, nangingibabaw ang pagmamahal ko. Oo, inaamin ko nagkamali din ako dahil hinayaan kitang mawala sa akin ng mahabang panahon. Pero alam ng Diyos na hinanap kita, Sharina. At gusto ko ring malaman mo na hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Hindi mo man ako matanggap ngayon pero sana, hayaan mo kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. At kahit ngayon,
tumutol man ang mga magulang ko sa atin. Handa akong iwan ang lahat, makasama lang kita, Sharina. Mahabang wika ng binata habang nakatingin sa dalaga. Matagal na hindi nakasagot si Sharina sa sinabi ng binata. Alam naman kasi niya na mahal siya ng binata. At alam din naman ng dalaga na kahit anong tutol ng magulang nito ay pinagpatuloy pa rin naman nilang relasyon. Kahit pa ayaw sa kanya ng mga magulang nito. Please, Sharina, hayaan mong ligawan kita ulit. Please, maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Saad ng binata sa kanya. Wala sa loob na tumango ang dalaga. Hudyat na sumang-ayon siya sa gustong mangyari ng binata. At muling lumipas ang buwan. Ganun pa rin ang ginawa ni Drake. Nililigawan niya pa rin ang dalaga. Hanggang sa isang araw ay ipinatawag siya ng mami niya. What is this, Drake? Galit na wika ng mami niya sa newspaper na hawak nito sa kapadaskol na inilapag ito sa center table. Kinuha niya ang dyaryo at hindi na siya nagulat sa balitang yun. Nakalagay din doon ang mukha nilang dalawa ni Sharina. Anong nakain mo at lumabas ka pala at nakikipag-date sa ampaslupang... Mom, stop! Hindi siya ampaslupa. Oo, mahirap lang siya. Pero mahal ko siya. At alam mo ba kung sinong nagmamay-ari na nagsusupply sa inyo ng bags at shoes? Produkto yun ang pamilya ng babaeng hinahamak mo. Sigaw ni Drake sa ina nito. What did you say? Galit na tanong ng mami ni Drake sa kanya. You heard it right, Mom. Siya ang nawawalang anak ni Henry Cuevas. Isang mayamang negosyante sa loob at labas ng bansa na hindi nakahuma sa pagkagulat. Paano nangyari yun? Na anak siya ni Henry Cuevas? Tanong ng mami ni Drake sa binata. Si Mr. Cuevas ang nakabuntis sa mama ni Sharina. At yun nga, anak nila si Sharina. Ang babaeng ininsulto mo. Ang babaeng sinabi mong hampas lupa. Singlansa ng isdang pagkatao. Alam niyo bang kayong dahilan kung bakit iniwan ako ni Sharina? Dahil lang araw na yon, pumunta siya dito. At dito sa bahay natin mismo, narinig niyang sinabi ninyo. Kaya siya umalis sa lugar natin at nagtrabaho bilang dishwasher sa isang restaurant. Pero hindi niya alam na pinapahanap na pala siya ng ama niya. At ang laman ng balita niyan ay puro totoo. Nililigawan ko nga ulit si Sharina. Pero hindi kayo nababagay ng babaeng yun. At sinong nababagay sa akin, ma'am? Yung anak ng amiga nyo. Nakulang na lang maghubad sa harap para mapansin ko lang. Ma'am, tigilan nyo ng pagmamanipulan nyo sa akin. Dahil sawang-sawa na ako. Buhay ko to. Ako ang dapat na magdesisyon, hindi ikaw si Daddy. Galit na wika ni Drake sa ina. Sa kanya ito iniwan. Iha, may tanong ako sa iyo. Kayo ba ulit ni Drake Santibanez na yon? Tanong ng daddy ni Sharina. Napaningon naman ang dalaga sa ama sa kanya ito nilapitan. No, Dad. Naliligaw pa lang siya sa akin. Ngiting saad naman ang dalaga sa ama. Pero mahal mo na ba siya ulit, anak? I think sincere naman siya sa panliligaw sa iyo. Give him a second chance. After all, wala naman siyang kasalanan sa iyo. Wika naman ng daddy ni Sharina. Titingnan ko pa, Dad. Mahal ko naman po siya, Daddy. Kahit pa dumaan na ang maraming taon. Hindi naman talaga siya nawaglit sa puso at isip ko. Saad naman ang dalaga sa kanyang ama. Kasalukuyan silang kumakain ng dinner ni Drake nang may lumapit sa kanila. Nagulat ang dalaga nang makita kung sino ang lumapit sa kanila ng binata. Kahit pa 6 na taon ang lumilipas, pero hindi pa rin makalimutan ng dalaga ang pangmamata ng matandang ito sa dalaga. Kahit na may hinanakit si Sharina sa ina ni Drake, ay nakuha niya pa rin gumalang dito. Magandang gabi ho, Mrs. Santibanez. Magalang na saad ni Sharina sa ina ng binata. Ma'am, why are you here? Sinusundan niyo po ba ako? Nahihimigan ni Sharina na parang naiirita si Drake sa ina nito. It's okay, Drake. Wika ko sa binata. Kaya naman, kaagad naman itong kumalma. Nandito lang naman ako para alamin kung totoo ang balitang nagkikita na naman kayo ng anak ko.
saad ni Mrs. Santibanez sa dalaga. Ma'am, please, umuwi ka na. Please. Alam niyo naman po nakasama ko si Sharina. So, maaari ba kayong umalis? Pagtataboy ni Drake sa ina nito. Nakita ni Sharina na tumangu na lamang ito at saka tumalikod sa kanila. Gusto sanang kausapin ang dalagang ina ni Drake, pero nagdalawang isip siya na baka habulin niya ito ay magalit pa ito sa kanya. Wednesday morning, sobrang busy ng dalaga kaya hindi niya lumabas upang mag-lunch. Tumawag na lamang siya upang umorder. Nang may kumatok sa pinto, ay agad niya itong pinagbuksan. Ang buong akala niya ay ang kanyang sekretarya. Pero nagulat ang dalaga nang mabungaran niya ang mami ni Drake. Mrs. Santibanez, may kailangan ba kayo? Tanong ng dalaga sa mami ni Drake. Can I come inside? Wika nito sa akin. Sure, pasok po kayo. Wika naman ng dalaga. Have a seat po. May kailangan po ba kayo sa akin, ma'am? Tanong ni Sharina sa ina ni Drake. Bakit sa kabila ng panghahama ko sa iyo, mabait ka pa rin sa akin, Sharina? Imbis na magtanim ka ng galit sa akin, ay magalang ka pa rin. Tanong naman ito sa dalaga. Ma'am, hindi naman ho ako galit sa inyo. Siguro po'y nasaktan ako sa sinabi niyo sa akin noon. Pero nagpapasalamat pa rin po ako. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hanggang ngayon ay nasa isdaan pa rin ako. Eh di sana, hindi ko nakasama ang daddy ko. Saad naman ni Sharina sa matanda. Yeah, I'm sorry sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo. Sa amin ang daddy ni Drake, sinadya talaga kita dito para humingi ng tawad sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pipiliting patawarin ako o kami ng ama ni Drake. Pero kung sakaling ayaw mo naman kaming mapatawad, okay lang naman sa amin, iha. Saad naman ang matanda sa dalaga. Ma'am, matagal ko na ho kayong napatawad. Saad naman ang dalaga sa matanda. Salamat, iha. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Dahil kahit papaano ay napatawad mo na kami. Sorry for everything, iha. Saad ng matanda sa dalaga. It's okay po, ma'am. Kalimutan na ho natin yun. Ngiting saad ng dalaga sa matandang babae. Hapunan na nang makauwi si Sharina sa bahay nila. Matapos niyang maghapunan with her dad, ay kaagad na siyang nagpahinga. Himalangang hindi tumawag si Drake sa kanya. Saka nakakapagtakang hindi ito nagpakita sa kanya kanina. Siguro ay sanay na din siyang laging kasamang binata sa dinner. Nagtaka na talaga si Sharina dahil tatlong araw nang hindi siya tinatawagan o kaya'y nakikita ang binata. Gusto na sana niyang tawagan ito nang bigla itong pumasok sa loob ng opisina niya. Where have you been? Tanong ng dalaga sa binatang akala mo ay hindi nawala ng ilang araw. Nakangiti lang kasi itong nakatingin sa dalaga. Anong nakakatawa sa tanong ko? Mataray na saad naman ng dalaga sa binata. Did you miss me? Sa halip ay tanong nito sa dalaga. Shut up! Saan ka nga galing? Naiinis na wika naman ng dalaga kay Drake. I'm sorry. May nasikaso lang ako. Saka sorry din dahil hindi man lang ako nakapagpaalam sa'yo o natawagan ka man lang. Hinging paumanhin ng lalaki sa dalaga. Hey naku, ang sabihin mo baka ng babae ka kasi hindi pa kita sinasagot. Nakasimangot na saad naman ng dalaga sa binata. Are you jealous? Nakangiting tanong ng binata sa dalaga. Ano bang pinagsasabi mo? Ako magsiselos? Tayo ba para magselos ako? Kunwari niyang pagtataray sa binata. Ganun ba? Okay lang yun. At least alam mo na hindi kita kayang ipagpalit sa iba. Saka sa 6 na taon ba naman na hinintay kita? Ngayon pa ba ako susuko? Kayong abot kamay na kita? Saka kahit naman noon pa, langit at lupang agwat natin sa buhay, mahal pa rin naman kita. Kaya sana, huwag mong pagdudahan ng pagmamahal ko sa iyo, Sharina. Honestly, may nasikaso lang talaga ako. At alam kong magugustuhan mo yun kapag nakita mo. Ngiting saad naman ang binata sa dalaga. Ganun? Ano ba yun? Interesadong tanong naman ang dalaga sa binata.
Saka na, kapag hindi ka na busy, gusto kong kasama ka doon. And hopefully, sana next week hindi ka na ganun ka-busy. Para makita mo yun, ngiting saad naman ni Drake sa dalaga. Alam mo, nambibiting ka eh. Ewan ko sa'yo. Naiinis na saad naman ng dalaga sa lalaki. Gusto na sanang yakapin ni Drake ang dalaga. Kaso, baka magalit ito sa kanya. May dala nga pala akong pasalubong sa'yo. Bigyan mo na lang din si daddy nito ah. Siya nga pala. Pinuntahan nga pala ako ng mami mo dito nung nakaraang araw. Anong sadya niya dito? Bakit? Inaway ka na naman ba niya? No, Drake. Umingi lang siya ng sorry. Sabi niya sorry. At syempre, sino ba naman ako para pagkaitan ng paghingi ng tawad ng isang tao, diba? Saka alam ko namang sincere ang mami mo eh. Pero kung hindi siya seryoso sa paghingi ng sorry sa akin, okay lang din. Hindi naman ako magagalit. Ngiting saad naman ang dalaga kay Drake. Matapos ang pag-uusap nila ni Drake, ay nakatanggap siya ng tawag galing sa mansyon ng mga Santibanez. Iniimbitahan ako ng dinner ni Mrs. Santibanez. Gusto ko sanang tumanggi, pero pinilit ako nito. Kaya naman ay pumayag na lamang ako. Kaya kaagad akong tumawag sa bahay upang ipaalam sa daddy na hindi ako magdi-dinner sa bahay dahil may lakad ako. Alam kong gustong magtanong ng ama ko tungkol sa biglaang kong pasabi na hindi ako makakauwi sa bahay para mag-dinner. Pero imbis na magtanong, ay ibang sinabi nito sa dalaga. Mag-iingat ka anak. Saka ingat din sa pagmamaneho pa uwi, okay? Saad ng ama sa dalaga. Okay daddy, kayo din po. Ingat po kayo dyan. Ang gamot niyo po ha, huwag kalimutan dad. Saad naman ang dalaga sa kanyang ama. Yes sweetie. Sige na. I love you. I love you too, Dad. Sagot naman ni Sharina sa ama. Saka ito nawala sa kabilang linya. Magkasunod lang kaming dumating ni Drake sa bahay ng mga Santibanez dahil pareho kami may dalang kotse at nag-convoy na lamang kami. I'm glad that you're here, Iha. Salamat at pinaunlakan mo ang pag-anyaya namin ng tito mo. Ngiting saad ng mami ni Drake sa dalaga. Tito? Bulong na tanong ng dalaga sa isip niya. Yes po ma'am, sir. Good evening po pala sa inyo. Ngiting saad naman ni Sharina sa mga magulang ni Drake. Sabay na kaming kumaing apat. Tahimik lang akong nakikiramdam sa mga taong nakapaligid sa amin. Lalo na ang mga magulang ni Drake. At base sa napansin niya sa parents na binata, ay halatang nagbago na nga ang mga ito. Dati kasi ay mahirap pakibagayan ng mga ito dahil masyadong mataas ang expectation ng mga ito sa nag-iisang anak nila. Actually, naiintindihan ko na ang dalawang ito. Tama lang din kasing makahanap ng mapapangasawa na katulad nila na mayaman. Iha, how's your dad? Kumusta naman siya? I hope one day makilala namin ang ama mo. Wika ng daddy ni Drake sa dalaga. Nasa bahay po siya. Sige po, sasabihan ko po ang daddy ko kung gusto ninyo siyang makilala. Saad ng dalaga sa ama ng binata. Mabilis na lumipas ang isang buwan at naging bakante na si Sharina sa trabaho. At dahil gusto niyang magbakasyon, ay agad siyang nagpaalam sa kanyang ama na gusto niya munang mag-beach man lang. At pumayag naman ito, kaya agad niya namang niyaya si Drake. Agad na umalis ng Manila si Drake at Sharina. Kumantong sila sa isang napakagandang resort. Nagtaka pa ang dalaga na makitang kapareha ng pangalan niya ang pangalan ng resort kung saan sila magbabakasyon ni Drake. Magkatabi lang ang room nilang dalawa. Wow Drake! Ang ganda naman ang lugar na to! Tsaka bakit ka pangalan kong resort na to? Nagtatakang tanong ng dalaga sa binata. It's because this place is yours, Sharina. Dito ako tumambay nung iniwan mo ko. Kaya ako binili ang resort na to dahil alam kong babalik ka muli sa akin. Wika ni Drake sa dalaga. Halos mangiyak-iyak naman si Sharina sa nalaman. Hindi niya alam na ganito pala siya kamahal ng lalaki. Nag-bonfire silang dalawa ni Drake sa tabing dagat habang kumakain ng pork barbecue. Sharina,
Kailan mo ba ako sasagutin? Kailan ko ba maririnig muli na mahal mo? Mabilis na tinakpan ng dalaga ang bibig ni Drake ng mga daliri niya. Oo, Drake. Sinasagot na kita. At tinatanggap muli sa buhay ko. And yes, hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Hindi naman talaga nawala ang pagmamahal ko sa iyo eh. Itinago ko lang yun. Dahil ayoko masaktan muli. Saad naman ang dalaga sa binata. Thank you, Serena. Sobrang saya ko ngayon dahil alam kong akin ka na uli. I love you so much, Serena Cuevas. Buong pagmamahal siyang pinagmasdan ni Drake sa buong mukha. I love you too, Drake Santibanez. Nakangiting wika naman ng dalaga sa nobyo. Masaya ang bakasyon ng dalawa, lalo at sila na ulit. Sinulit talaga ni Drake at Serena ang bakasyon nila. At nang makauwi sila ng Manila, ay masaya nilang ibinalita sa mga magulang nila na sila na ulit. Masaya ang ama ni Serena nang malamang sinagot na ng dalaga ang binata. Love, tumawag ba si Mami? Kasi sabi niya doon daw tayo mag-dinner sa bahay kasama ang daddy mo. Wika naman ng binata sa kasintahang si Serena. Yes, tinawagan nga ako ni tita tungkol dyan. Sinabi ko na din sa daddy ko na doon kami magdi-dinner bukas ng gabi. Saad naman ang dalaga sa nobyo niyang si Drake. Love, sana hindi ka magsawang mahalin ako. Biglang saad ni Serena sa nobyo. No love, noon pa man. Alam ko nang ikaw ang babaeng makakasama ko habang buhay. Saka hindi ako magsasawang mahalin at iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Wika pa ng binata sa dalaga. Mahal na mahal din kita, Drake. Kailanman hindi ako humanap ng taong ipapalit sa'yo dito sa puso ko. Ikaw lang ang inspirasyon ko, kaya ako nakapagtapos. Para kahit paano, may pagmalaki mo ko sa lahat ng mga kakilala mo, lalo na sa parents mo. At nang halikan siya ni Drake sa labi, ay buong pusong tinugon yon ni Serena. Walang araw na hindi naging masaya ang dalawang magkasintahan. Sino ba naman ang hindi sasaya kung ang mga taong nakapaligid sa'yo ay tanggap ang relasyon ninyong dalawa? Sino ba namang mag-aakala na sa gwapong mukha ni Drake at sa yaman nito ay kaya nitong humanap ng babaeng mamahalin? Pero nanatili itong nagmamahal sa kanya at umasang babalik siya. Katulad din ni Drake, ay umasa din ang dalaga sa kasintahang si Drake. Dahil alam niyang darating ang araw na magkikita silang muli ng lalaking pinakamamahal niya. Wala nang mahihiling pa sina Serena at Drake dahil natupad na ang pangarap nila na maging sila hanggang sa huli. Thank you po sa lahat at God bless you.